Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Liner News Philippines, Errol Dascabe of Kamaong, Asero. Thank you so much. Welcome back sa ating palatuntunan, Kamaong Asero. Tayo po ay nasa special segment na mano-mano dito po sa ating palatuntunan. At tulad po ng dati, ang ating main topic is all about whether ang ating PNP po ba ay nagagampanan pa ang kanilang orihinal na tungkulin na bigyang proteksyon ang mga mamamayan. This afternoon, mga suki, ang ating kakausapin ay isang batikang human rights lawyer. Isang abogado na tumutulong po sa mga naapi, tumutulong po sa ating mga kapwa Pilipinong nangangailangan po ng asistensya medical, legal. Ang tinutukoy po natin ang ating kaibigan at walang sawa pong umaalalay sa mga nangangailangan ng legal na tulong. Attorney Milanio Batas Mauricio Jr., a.k.a. Attorney Batas. Ayan. Attorney Idol, magandang hapon po. Welcome po sa Kamaong Asero dito po sa ating special segment na Mano Mano, sir. Good afternoon. Good afternoon. Ginoong Errol Dascabe, good afternoon sa ating mga tagapakinig dito po sa Mano Mano, sa inyong malaganap na palatuntunan. It's our pleasure to have you, Attorney Batas, at tamang-tama. Ang ating topic po ay patungkol po sa pag-review ba dito sa performance ng PNP. Sila ba'y nakakaganap pa ng kanilang orihinal na tungkuling proteksyonan ng mamamayan? May inambos na naman na mayor sa San Fernando, Cebu, and this is an additional incident of killings. Habang papalapit po ang ating election na attorney, what's your take about this? Well, sa kasalukuyang katayuan ni Attorney Batas ngayon, kasamang Errol, yes, sir, at mga kababayan, hindi ko maiwasang mag-isip, hindi na lamang gamit ang ating pananaw sa mga pangyayari sa lipunan, yes, sir, kundi mas higit pa sa pagpapahayag ng mga unang panahon paano magaganap at magaganap ang ganitong klase ng mga kasamaan dito sa ating daigdig sa mundong ito. Mm-hmm. At so hindi ako nagtataka na may mga ganitong karahasan, may mga ganitong mga pangyayari na sobra na ang kasamaan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. At tunay namang mukhang wala nang pagbabago itong nangyayaring ito. Uh-huh. So, hindi na lamang ito kapalpakan o di kaya kawalan ng kakayahan ng Philippine National Police. Uh-huh. Kasamang nagkapana ng kanilang tungkulin. Uh-huh. Kundi ito ay bunga at dulot ng lumalaganap na control ng Diablo sa kaisipan ng maraming tao, uh-huh, particular dito sa bansang Pilipinas. Uh-huh. Yun yung aking nakikita dyan. Uh-huh. Malalim po ang inyong binitawang salita at medyo comprehensive. Ako agree ako sa sinasabi po ninyo and paano po ito? So well, we always seek solution. Naghahanap po talaga lagi ng solution, attorney, at tayo po ay hindi naman ba mga nag-aggravate ng sitwasyon, hindi lang tayo nagrereklamo, hindi naman tayo nangungumento lamang, but we normally as a responsible journalist, naghahanap tayo ng mga solusyon. Mhm. Nakita ko nga po yung paghahanap niyo ng solusyon sa paghihirap ng ating mga kababayan sa Kabikulan. At hindi man nyo naitatanong, ako po'y lubos na bumabati sa inyo sa pagtulong ng Leader News Philippines sa ating ginong Errol Dascabe sa ating mga kababayan na salanta ng bagyo salamat sa pamamagitan ng inyong mga daladalang tulong. Tama po kayo. Kailangan merong kumikilos at merong gumaganap, mm-hmm, ng mga gawain upang masawata ang ganitong mga kasamaan. Apo. Pero sa
Sa akin tingin, sa kasalukuyan, hindi na lamang po ito responsibilidad ng Philippine National Police. Hindi na lamang po ito responsibilidad ng pamahalaan, national man o lokal. Ang sa akin pong nakikita rito, ito ay responsibilidad na ng buong sambayanan. Bakit po ganoon ang ating pananaw, ang pananaw ni Batas Mauricio? Kasi po, kung totoong ang mga karahasang ito sa politika, lalo na sa papalapit na halalan sa Mayo 2019, ay nanggagaling sa mga masasamang budhi, masasamang kalooban, masasamang kipan ng mga politiko. Aba, ang problema natin dito, tayong sambayanan ay tila ba kumakatig o di ba yung nagkukonsinti sa ganitong klase ng mga kasamaan, sapagkat nakikita naman natin, patuloy nating tinatangkilik, yung mga kandidatong alam naman natin, bagamat walang direktang katibayan, eh alam naman natin siyang may kinalaman sa ganitong klase ng mga karahasan. Yun yung ating nakikita rito. Nakakalungkot so, yan. Well, malungkot talaga sapagkat sipin mo, tama yung mga naglalabas ang mga pananaw ng iba't ibang mga ordinaryong Pilipino na kaya nagre-reklamo tayo, masamang gobyerno, mahirap ang pagpapatakbo at nananatiling mahirap ang ating mga buhay bilang sambayanan. Pero sa totoo lang, patuloy naman natin tinatangkilik yung mga kandidatong mandarambo at magnanakaw. Ayun. Mga kandidatong wala namang maipagmamalaki. Apo. Sa katuhay ng pagiging public servants, Ginoong Errol. Apo. Di ba? Apo. Yung kanila lamang pagkakaroon ng private army at maraming pera. Apo. Kaya kasalanan natin ito sapagkat patuloy tayong tumatangkilik sa ganitong mga tao. Binibigyang galang natin yung mga taong bagamat alam nating tiwali at masama, pero dahil may pera, dahil may kapangyarihan, eh patuloy ating pinagpipitaganan. Yan ba ang tinatawag nating political patronage, Attorney Batas? Because of perhaps they are benefiting from them or from whatever projects offered by these people, so parang sila po ay nabubulag ho ng katotohanan, sir? Tama po kayo, but I would want to make it more, I would want to make it stronger. Ano po ibig sabihin ng stronger? Gusto ko pong ipahayag na hindi po nabubulag kasi I am sure alam ng mga kababayan natin. I am sure alam ng mga manghahalal na Pilipino. Ang likaw ng bituka ng maraming mga nagpapapili. Agree. Upang mag-alis dito. Tama. Oo, at ang problema, bagamat alam nila na maraming na ganito likaw ng mga bituka, patuloy nating tinatangkilik, patuloy nating inihahalal, patuloy nating binibigyan ng ating suporta. So, tumatotal nito, ang aking nakikita, tayo ang higit na may pagkakasala. Sino man ang kumukonsinte sa gawain ng masama, abay ang tawag dyan sa revised penal code, Ginoong Errol, mga kaibigan, mga kababayan, tayo po ay principal by indispensable cooperation, hindi kaya principal by inducement. Ano ibig sabihin ng principal by indispensable cooperation o principal by inducement? Aba, tayo ang maituturing na kasama sa mga gumawa nito sapagkat tayo ang naghalal ng politikong gumagawa nito at nagiging tiwali at nagiging mandarambong, nagiging abusado. Ganun yung nakikita ko riyan. Sana naiintindihan ng ating mga viewers, attorney. Ito pong binibitawan niyo pong mga katotohanan. At magising po sana sila sa, ano ba yan, pagkakatulog ba yan? O pagiging, ano ba tayo, mga stupido na ba ang mga Pilipino, attorney, sa tingin po ninyo? Ang akin pong pananaw dito, hindi naman ganun, Ginoong Errol, kundi, marami po yung mga kababayan natin. Ano na po ba ang may tatawag natin sa ating mga kababayan na sabi nga po ninyo, alam naman ang katotohanan, and yet they patronize those evil deeds by patronizing those evil personalities. What is the perfect word that we can use to describe our kababayan? Well, the perfect word can be found in the Bible. Sa banal na kasulatan, Ginoong Errol. Apo. Ang perfect word po dyan, wicked? They are controlled by the evil one. At alam po ninyo, isinulat ito. Apo. Ako'y humihingi ng paumanhin kung merong mga matter turn off dito po sa aking pagpapahayag. Pero
kung bibigyan nyo ng mas malalim na pangunawa, makikita nyo katotohanan ng mga isinulat libong taon na nakakaraan. Tama ang mo. Sabi po ng isang bahagi, at babanggitin ko yung spesifikong bahagi, Ginoong Errol, Efeso 6:12. Apo. Ephesians chapter 6 verse 12. Ano po sabi? Ano sabi? Sa wikang Ingles. Apo. For we are not fighting against flesh and blood, against human beings, but against the powers of the spiritual darkness, which are now in control of the minds of the people. Nakapa. Wow! Talaga. Kung titignan mo, mabigat. Yes, kung titignan mo, malalim ang laban. Yun yung problema ko dito, kapatid na Errol, kaibigan Errol. Apo. Dahil mula nung ako'y natutong magbasa ng Biblia, hindi ko na maihiwalay ang mga pangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo sa kung ano ang tunay na nakasulat. So, what am I suggesting? Mm-mm. Para naman sa hindi bitin yung mga tagapakinig ng Leader News Philippines. Go ahead, sir. Dito sa palatuntunan mong mano-mano. Yes, sir. Tingin ko kailangan magbalik ng tao sa Diyos. At hindi lamang ito sa salita. Hindi lamang ito sa nguso. Kundi sa pamamagitan, una, ng tunay na pag-alam ng kanyang mga kautusan sa banal na aklat. Which means this will require a reorientation, a re-education of Filipinos about the power of the Word of God. Let's bring back our people to a familiarization, a more familiar acquaintance with the Bible so that alam natin yung mga reglamentong dapat natin gawin. For example, bakit maraming naghihirap? Bakit marami ang nananatiling bigo, nananatiling ang buhay? Alright, marami pong sasabihin kasi ninakaw ni Governor, ninakaw ni Mayor, ninakaw ni Congressman ang pondo kaya walang proyekto. So ang tanong ko naman, bakit naman nagnakaw si Governor at ang iba pa mga officials? Kasi they're controlled by greed. And why are they controlled by greed? Because they have no fear and love of God. They do not know na nakakapagnakaw man sila ngayon, ka-Errol, mga kababayan, tiyak ang pagharap nila sa pagpapasya ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas pagdating ng takdang kapanahonan. So, ang sinasabi ko, let us bring back our people. Let's re-educate our people so that we will now again start relying on the power of the Word of God. Agree ako po sa mga binibitawan yung statement, Attorney Batas. In fact, ang realidad sa Pilipinas, napakarami pong tumatayo sa pulpito, marami pong may bit-bit ang Biblia, at umaakay po ng mga kababayan natin papunta po sa daan na sinasaad kung ano ang nasa Bible. Ang problema, amidst of this situation, nagtataka ako sa dami po ng relihiyon sa Pilipinas, napakarami naman ang mga masasamang Pilipino. Napakarami ang mga masasamang relihiyoso. In worst, attorney, in worst, yung mga relihiyoso, ginagamit din ng mga politiko for their political interest. Hello, sir. Saglit, na po ito lang yung ating linya kay Attorney Batas Mauricio. Napakasarap ng mga... detalye ng pinag-uusapan nating sanay namnamin ng ating mga viewers at mga kayo ng dako ng Pilipinas naroon. Ano? Attorney Idol, Attorney Batas, sorry po na nawaglit lang sa area yung ating linya. No? I was saying, habang dumadami po ang may bit-bit ng Biblia, nagpapakilalang sugo ng Diyos, magpapakalat ng salita ng Diyos, dumadami naman po ang mga tulad nila na nagpapagamit naman sa mga politiko. Ayun, yun po yung medyo mabigat po yung inyong binabanggit. At hindi ko po alam kung anong aking sasabihin. Apo. Kaya lang po, ibinabala na rin po yan. Sinabi pong maraming mga magpapanggap na sila ay mga propeta. Subalit sila pala ay mga bulaan. Makikita naman po natin kung ano ang katayuan nitong mga mangangaral, nitong mga pinuno ng relihiyon, at kung sino-sino pang ibang spiritual leaders na talagang pagpapanggap lamang ang kanilang ginagagawa. Alam po ninyo, problema ko rito, mawawala yung signal ka, Errol. Apo. Ang may pa...
Ang aking may papanukala na lang. Yes, sir. Yes, sir. Dapat magkasama tayo upang bigyan natin ang ating mga kababayan ng tunay na aral na nagmumula sa salita ng Diyos, ang Biblia. At magagamit po ninyo ang inyong malaganap na himpilan, lalong-lalo na ito yung online. Hindi na lamang dyan sa lugar kung saan kayo nagsasahim papawid. Yes, sir. Hindi na lamang sa Luzon, besides Mindanao, kundi sa buong mundo. Tama. I am sure that you are part of the work of bringing back our people to God for a regeneration of spirituality in the Philippines and in the whole world. At kung sakasakali, at mabibigyan nyo ng oras ang ganitong mga pagpapahayag mula po sa inyong lingkod, kay Atty. Batas Mauricio, kikilalanin ko pong isang napakahusay na pagkakataon upang ang Leader News Philippines ay maging bahagi ng gawain ng Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang salita. It will be our pleasure, Attorney, to have you in our program lineup every day sa Leader News. Sa akin po ang karangalan, Ginoong Errol. If and when you finally decide, please let me know and let me discuss some relevant and important points on dito po sa aking ipinapanukalang gagawin. Sa katunayan po, sa kasalukuyan, meron na po tayong mga palatuntunan sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, na ganito po ang tema. Aha. Hindi po ito tungkol sa relihiyon, kundi tungkol po sa espiritualidad, tungkol po sa good manners and right conduct na tinatakda ng banal na kasulatan. Apo, kailangan po natin yung mga... push for any religion, yes, but only for a rehabilitation of the heart. Ibalik natin ang good manners and right conduct through the appropriate fear and love of God. Yun po yung aking naisipanukala sa inyo, Ginoong Errol. Makakatuwang mo kami dyan, Attorney Batas Mauricio, aking idol, aking pinagkakatiwalaang punong-puno ng wisdom na mama at makakatulong sa paghubog ng mga bagong kaisipan para sa kabubuti po ng mamamayan, Attorney. Maraming salamat. Maghihintay po ako ng inyong pasabi upang tayo po makapag-usap tungkol po sa napipintong gawain ito. Let's do it, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Attorney Batas Mauricio Jr., isa pong kilalang human rights lawyer. Lagi pong nakahandang tumulong sa mga inaapi, naapi, walang tinig, at nilamangan. So, ano pang masasabi natin, Clarence? Of course, welcome to Leader News Philippines, Attorney Milanio Batas Mauricio. Alright, so sige. We only have 2 minutes to go in our program, Clarence. Ilan minuto pa? 10 minuto pa? Okay lang. Sige. May mga MOS ba tayo ngayon? Hindi na ihabol yung MOS. May report pa tayo? Okay. Sige, dakuan muna natin yung ilan pang detalye ng mga balita sa hapon pong ito, mga kaibigan. Habang inuulit po natin itong ating survey question, sa inyo bang palagay, nagagampanan pa ba ng o epektibo pa ba ang PNP sa kanilang orihinal na tungkuling proteksyonan ng taong bayan? Call us or register your comment. Isulat po ang inyong mga comment sa ating... page ng Leader News Philippines. Immediately our live video, binit our live video. At yan po ibabasahin natin. At kung nais nyo naman pong sumali po ng live through phone, you can call us at 0927-494-2175 or 0949-736-5000. Yan. Sige, sabi niya, salamat, sir. Ang sked ng Bonsai Show led by the Circle of Bonsai Society. Kami po sa MBS ay sumusuporta lang by participating po. Ayan, malaking tulong ang my feature ng Leader News Philippines. We'll do it. All right. Sir Tito Poras, I guess we have to propagate your activity, and I'm sure habang kayo po naman po ay what do you call this? You do your craft ay nakakatulong din po kayo sa marami. Tulad po ng ginawa ng inyong grupo sa ating Tabang Tugang na wala pong kaali-alin lang ang sumuporta sa isang salita lang natin, sa isang imbitasyon ay nagpadala kayo ng inyong suporta
with Sir Philip Dacoco. Thank you, Sir Philip and Sir Tito Poras, sa mga tulong po ninyo sa tabang tugang na napakinabangan ng mga kabarangay natin, kababayan natin sa Tiwi Albay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mulit-muli ang ating pasasalamat sa lahat pong mga nakatuwang ng Leaders Philippines sa ating malawakang charity program, yung Mission Tabang Tugang last Saturday sa Naga Tiwi Albay. Tayo po ay nakatulong sa mahigit 300 pamilya. Na originally, ang balak po sana natin ay tulungan yung mga pumasok na forced evacuees sa Naga National High School, wherein meron pong naroon ng mga pamilyang 150 at 50 naman po sa Kararayan Naga Elementary School. Pero dahil po sa umaapaw na suporta ng ating mga kaibigan, yung mga evacuees din po sa Huruan National High School ay atin pa pong natulungan. Mga pagkain, condiments, hygiene kits, and banig na kanila pong nirequest sa atin, yun po ang atin naman pong idiniliver tulad po ng kanilang kahilingan. At marami pa hong mga individual, no? Kahit hindi na nga evacuees, pero talagang nasalanta din, inabutan pa rin po natin, no? Ganun po tayo. So, hari nawang magkaroon pa tayo ng mas maraming katuwang ng mas marami pang ating maabot na mga matulungan. Especially sa ating part 2, mga kaibigan, tayo po ay may part 2 sapagkat we wanted to be a part of finding solutions sa long-term concern, yung housing and relocation, livelihood and reforestation doon po sa mga tinamaan po ng Bagyong Usman na nagresulta po sa floods and landslides sa bayan po ng Tiwi Albay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, so panoorin po ninyo yung video na pinagpuyatan, pinagtsagaan ni Miss Angie Puso, no? Video ng kabutihang loob. Mga gininto ang puso na pinagsama-samang pictures. Bagamat ganun lang kasimple sa tingin siguro ng iba, but the meaning and the purpose of the video really serves our goal na makatulong. In-integrate po natin yung mga mabubuting loob. Pinagsama-sama po natin sa Mission Tabang Tugang despite the distance. From various provinces, from Nueva Ecija, from Calabarzon, from Manila, from Baguio, from all over, from different places. No? Nagsama-sama doon at nakatulong po tayo sa maraming pamilya. And we hope sa mga susunod po nating mission ay makasama po natin pa rin kayong lahat ang Heroes Alliance ni Bro Oliver Licop, na nirepresent nila Sir Tycon Marabilion, Sir Jeric Bahakan, and Sir Jerry Mendoza. At siyempre yung MCBO CIS ni Partner Bong David, represented by the groups of Ma'am Juliet Abalos of Calabarzon MCBO at Sir Wilson Cabanas of NCR MCBO. Yung CIS ni Partner Rem. Yan. Yung Viajeros Bicolanos at siyempre yung Montalban Bonsai Society ni na Sir Tito Poras, UGS ni Otol William Bragais, at what else, yung grupo ho ni Director General Galma Jeremiah Arcilia na may dala-dala pong mga pagkain at mga school supplies, no? Sino-sino pa, marami, si Manay Jobert Klett na nasa Australia, si classmate Rain Hanson na nasa New York, si Ma'am Ann na nasa Australia, mga classmate natin na pinsang Joel Brocales, Mading Imelda Parum, si classmate Digna, Dakuya Kompetente, ayan, mga sila Primong Cecilio Reyes, si Manay Malin Klimakosa, ang Barangay Council ng Naga Tiwi Albay, si Kapitan Abilino
Lobido Real at mga barangay health workers at marami pang iba, no? Siyempre, yung aking masipag na bunsong kapatid, si LB, at yung aking pamilya, siyempre. At mga kasama, siyempre, sa Leaderness Philippines. Ang Mission Tabang Tugang po ay pinatakbo ng ating campaign Mission Campaign Manager, Binibining Angie Puso, and I would like to commend the very, very successful event sa galing ng ating Mission Manager. Siyempre sa galing ng mga katuwang natin, Heroes Alliance, MCBO, iba pang mga organisasyon, UGS, Bonsai Society ng Montalban, etc., etc., at mga gininto ang puso ng ating mga kaibigan. Thank you! Thank you! Thank you! Balikan natin mga kaibigan yung mga tampok na isyo sa ating palatuntunan. San Fernando, Cebu Mayor Inambus, asawa at dalawa pang bodyguard patay. Dahil naman po sa baha dulot ng bagyong Siamang, dalawa din ang patay, dalawa pang nawawala. Pagkakahuli naman kay Daraga Albay, Mayor Baldo, ipinagpasalamat ng pamilya Batokabe. Sa kaugnay na balita, mga armas na nasakote po sa bahay ni Baldo, set up lang daw ng kalaban. Sa Mindanao, clerical error lang umano ang magkakasalungat na BOL votes ayon naman po sa COMELEC. PNP iimbestigahan ang issue po ng vote buying threat sa BOL plebiscite. Samantala, mga lumad, naghain po ng petisyon sa Supreme Court laban po sa martial law extension. BIFAR, isinisi po sa mga middlemen ang presyo o ang mahal na presyo po ng isda. At mga Chekwa o mga Chinese na nandito po sa ating bansa at lalabas po sa Pilipinas para sa selebrasyon ng New Year, may payo po ang Immigration Bureau. Ayan. At para po sa ating tanong sa bayan, mga suki, epektibo pa ba ang PNP sa tunay na tungkuling proteksyonan ng mga mamamayan? Tulad po ng sinabi ng ilan po sa ating mga kaibigan na nanonood po at nagkomento sa ating programa, halimbawa, si sinong manandito pa? Irene Mayor, good day po, Cap Errol Dakame. Ma'am Irene, Cap Irene, good day din. At si Badet Andaya, nanonood siya din sa may barangay Krame sa Quezon City. Badet, relax. Safe na safe, si Clarence dito. Ang bait. Napakabait, hindi tumitingin kahit kanino. Pumipikit siya. Pag may dumaan na medyo kumekembot, pumipikit siya. Sabay banggit na, Lord, iligtas mo ako sa pahamakan. Bago natin makaligtan, muli happy birthday sa ating yan. Sa ating birthday boy, yan, Earl Nico Joel Dakame. Ngayon ang kanyang kumpleaños, ka-birthday niya si Mike Paul Marquez ng Northern Samar. Yan, Mike Paul Marquez, yung ating investigative reporter sa Northern Samar na namigay din po ng chinelas. Galing eh, namigay din siya ng chinelas sa mga kabataang kababaihan. Pink na chinelas ba naman? Bulaklaking chinelas. Congratulations Mike sa naisip mo. At siyempre din po sa mga may kumpleanyo pa rin sa araw pong ito, happy birthday po sa inyo. Gerald, Senador Gerald Arcega. Dapat manalo itong mamang ito bilang senador, no? Senador Bitay. Ako, sangayon talagang bitayan ang lahat ng kurap sa gobyerno. Mula sa taas pababa, pagkakurap, napatunayang kurakot, bitayin! Ayan. Kung wala man pong bitay ng lubid, kung ano man po ang parusang kamatayan ay doon, eh. Diba? Dati sa atin, lethal injection. Okay lang, nung umupo si GMA, sinuspin din na. Hindi na pinatupad yung parusang bitay. Wala na. Ayan. So, tingnan natin what's gonna happens next, no? At John Sensano, sir. Salamat sa pagsilip sa ating palatuntunan. Linda Mira Cuevillas. Hi, Linda. Yan. At sino-sino pa? Teka, punta ko nga yung aking personal wall. Baka may mga nakasili pa doon. Overtime na tayo? Overtime, wala pa naman. Yan, sige.
Kunti lang. Nasaan na ba ito? Nasaan? Saglit ha, para hindi natin maiwan itong mga ilang sumagot, umimik sa ating palatuntunan. Nasaan na tayo? Dito. Yan, ito. Sabi ni Pearl John Iman Marcos, not so. Yung sagot niya doon sa ating tanong na kung epektibo ba ang PNP sa kanilang tunay na tungkuling proteksyon ng mamamayan. Needs improvement, sabi ni Pearl John Iman Marcos. Marcelino Consuegra, hindi po! Minsan sila pa ang pasimuno! Yan, sabi ni Marcelino Consuegra. Kabayan, maray na hapon. Regional Bico, medyo hindi kasi una, kunti lang ang mga pulis, meron ding mga ninja cops o iskalawag. Yan, tumama si Regional Bico sa kanyang sagot dito. Magal Monte Alegre, idol Magal. Kalaban nga sila ng taong bayan madalas. Pag may nagreklamo, kinikikilan pa. Buwisit, ano? Nagre-reklamo na, dapat tulungan, kinikikilan pa. Proteksyonan ang politiko. Yes, 100%. Proteksyonan ang mamamayan, 50%. Sabi ni Bernard Mendoza. Sana mabago na ang sistema na huwag kumuha ng mga police bodyguard sa mga politiko. Dapat kukuha na lang sila ng mga retired army police or from the security agencies, sabi ni Bernard. Thank you, Bernard. Mike Francisco, okay naman sila. Sa akin, sir, wag lang, ano itong wag lang? Naputol. Wag lang, naputol. Ray Fernandez, dahil yung nangyari sa lalay ni Attorney Glenn Chong, 90% nawala na ang tiwala ko sa PNP. Lalo na, classmate ni PNP Chief Albayalde si Carranza na hepe ng pagdukot kay Red Santillan, tinorture, pinatay, tapos pinalabas na na legitimate operations nila ni Ngaskugon si Albayalde. Yan ang sabi ni Ray Fernandez. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, tulad po ng inyong nakikitang katotohanan, alam niyo po. At tulad po ng 12 Apostoles, ang PNP ay napasok din po ng mga masamang espiritu na sa kabila po ng kanilang sinumpang tungkuling paglingkuran ng mga mamamayan. Meron po dyan, marami po. In fact, nung una pong mga araw sa pagkakao po ng Pangulong Duterte, siya mismo, 6,000 policemen ipinagwawagwagan niya na nasa listahan, nasa drug matrix. Ulitin ko, 6,000 policemen nasa drug matrix na hawak mismo ng presidente. Nasaan na kaya yun, no? So, bagamat naniniwala po ko na mas marami pa rin po ang matatilong pulis at mabubuting pulis na mananatiling tapat sa kanilang tungkulin. Hari na lang, sila po ay mas dumami pa at malinis po sa lalong madaling panahon ang PNP organization. At mabalik po sa kanilang tunay na obligasyon na paglingkuran po ang mga mamamayan. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, dito po sa ating studio, ang ating operations ay pinamumunuan ni Engineer Oliver Lico. Ang ating palatuntunan ngayon ay pinalilipad ni Clarence Sandaya. Habang naka-assiste naman ang ating birthday boy, Earl Nico Jewel Dacame. Siyempre, salamat po sa ating mga tagapag-ulat, ating mga masipag na Leader News Patrol. Salamat po sa ating mga katuwang sa paglilingkod sa bayan. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banap ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.